Ito ang second part ng aming Singaporean series. For this vlog, sisilipin natin ang W Singapore at Sentosa Cove. Sa mga bago po sa channel na ito, ako po ang inyong narrator na si Chris at ito ang 2 Feet Excursions. Recently, pumunta kami ng Singapore to visit my aunt Lillian and her family. Upon landing, we took the bus to Changi Jewel. This is where they'll pick us up at dito kami nagkita sa harap ng rain vortex. From Changi Airport, the hotel transfer was about 30 minutes to W Singapore via East Coast Parkway. Ang W Singapore ay located sa eastern end of Sentosa Cove, right across 115 Marina and very near Fort Serapong. So ayan na, nandito na po tayo sa W Hotel. Since this hotel is run by the Marriott Group, I've noticed na medyo grandioso ang receiving area at lobby dito. Ang ganda, kaya medyo mananawa kayo sa kapapan ko ng camera. Maluwag ang lobby ng W Hotel at modern, 5-star at napaka-lavish ng vibe dito. Komportableng waiting area ito while you're waiting for your transactions with the front desk to complete or if you're just waiting for someone within the hotel. May ilang Filipino staff din sa reception area. They made us feel right at home. One even served us our welcome drink na may halong po sa kanyang greeting. Pero siyempre, ang paboritong spot ko rito ay ang rear terrace facing the pool area and the marina because it serves as a non-discriminatory smoking area. We stayed at W Singapore at Sentosa para malapit kami sa Universal Studios. We have to book 2 rooms kasi 5 adults and a child kami. Tingnan natin ang kanilang accommodations. One of the rooms we booked is what they call Wonderful Guest Room. May isang king size bed ito at mayroong view ng marina. At the time of our booking, this cost us 580 Singaporean dollars. Included na po ang buffet breakfast doon. Very spacious ang room na ito. Ang fixtures tulad ng coffee table, armchair, working table, swivel chair, personal ref at ironing board ay available. Nakakatuwa itong LED light liner sa ilalim ng bed para tuloy nagpa-float yung bed. Ang headboard naman ay may floral motif with the same color LED backlight. Ang storage spaces naman ay more than enough para sa ating mga baggages at neatly tucked siya sa isang cedar grain cabinet. At syempre, andyan din ang temperature controls, side lamps, alarm clock at hair blower. Ang isa namang room na naibook namin ay ang spectacular guest room. Meron itong dalawang double bed at marina view din ang makikita rito.
This room naman cost us around 650 Singaporean dollars. Included na din po ang buffet breakfast. Ang toilet and bath for both rooms ay neat, maliwalas at maluwag. Malaki ang bathtub at separated ito sa shower. There's a weird accent sa vanity corner. May kamay na may hawak na mikropono. I don't know anong purpose nito. Ito ang skirt restaurant. Dito is sineserve ang buffet breakfast. Located ito sa ground floor, right across the receiving area. Napaka-modern din ng tema ng restaurant na ito. Komportable at aesthetic ang tables at seatings dito. Marami ang pagpipilian sa buffet. From oriental to western dishes, meron dito. Pero syempre, stick ako sa nakasanayan. Ang pool at lawn area naman ay very expansive. Nakaka-relax ang ambience dito, lalo na at complementing ang plants, tree line at decorative accents dito. Ang pool ay divided into two parts, an adult and a kiddie area. The maximum depth nito ay 6 feet at ang deck ay made of wood. Attention-catching din itong malaking floor chessboard. Magpapapicture ka talaga dito, promise. Dagdag pa ang stunning C-shaped rear view ng hotel building. Nakapag-ikot-ikot din kami in and around Sentosa Cove at Marina Bay Area. Kasama na dyan ang Universal Studios at Gardens by the Bay. I hope this blog helps you in deciding your hotel choices if ever you're visiting Singapore. Please hit like, subscribe, and the notification bell. Malaking tulong po yan sa ating channel. You can also browse and visit our channel to view our other videos. Again, ito po si Chris. And this is 2FX.